Maganda ngayon ang topic natin for this video. And pasensya na, I didn't have a video for last week dahil nagkasakit ako. So, habang nagkasakit ako, marami yung nag-comment dun sa video ko about marirefund ba ang isang down payment sa isang real estate property. At marami ang nagtatanong. At natutuwa ako dahil dito sa mga tanong ito ay nakakatulong ako sa inyo at sa mga bumibili ng property. And I'll do the best I could that I'll answer your inquiry about this topic. So, guys, one of the thing na issue ng isang buyer ng isang real estate property, yung about refunds. Eh, nagkakaroon talaga ng refunds kung depende ito sa sitwasyon ng payment at status ng project ng developer. At maraming mga case-to-case basis na na-apply yung law na 6552 or yung tinatawag na Maseda law. Bago sagutin itong mga tanong na ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel and i-click ang bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video. So, guys, manood at matuto. Kung first time kayo sumanood ng video na ito and hindi nyo maintindihan yung di-discuss ko about refund, I will post a link about my first video, Law 6552 or Maseda Law, so para mag-guide kayo. So before ko sagutin yung mga comment at saka mga inquiry nyo about refund, first, tandaan nyo, itong video na ito is a case-to-case based sa pag-apply ng law. I'm not a lawyer, guys. Kung kailangan nyo talaga ng legal remedy, get a lawyer. Kung meron talaga serious na yung refund sa yung property sa developer or sa owner ng property. Pangalawa, this is only for a information na makatulong kayo. Basic lang po ang mabibigay ko sa inyo. Hindi po yung talagang legal remedy doon sa mga case na talagang kailangan talaga ng lawyer. And third, I always apply only the law sa mga transaction kong na-encounter. So, para makatulong rin sa inyo at ma-apply nyo rin yung rights nyo as a buyer kung bibigay ng property or mag-guide kayo about this kind of situation. So, yun lang yung paalala ko sa inyo. Okay? So, ito yung one of my case or na-encounter ko sa mga aking transactions and yung nag-comment. And I'll do the best I could again answer it. Or, masatisfy kayo. Kung hindi kayo satisfy, get a lawyer. Yung una, sabi niya, kay Miss Colado, thank you for the comment or na chat siya sa akin sa Facebook. Sir, fully paid na po ang aking down payment. Kinuha ko lang po ng 1 year. Okay? To pay po, kaya fully paid po ako ng down payment worth of 293,000 po. Yung aking binayad. So, kaya ko nalikhat, nilakyan ng pulog para sana ako'y mabilis matapos sa aking down payment. Na makalipat po sana agad kami. Kaso, pagka fully paid ko po ng down payment, namatay ang asawa ko. Okay. Sa isang payment, ng isang down payment, before answering ito, thank you for the inquiry. So, I'm sorry sa what happened to your husband. So, condolence po about that. For this po, sa down payment, maganda ang ginawa ninyo dahil nagbayad kayo ng malaki para mabilis yung pagbayad nyo. But,
pagdating dito, yung namatay yung asawa niyo po, pagdating sa situation na to, kung makaka-refund kayo, ang masabi ko po ay, condolence po, I'm very sorry to hear about your husband po, about dito sa nangyari sa inyo po, yung namatay yung husband niyo habang binabayaran yung bahay. This matter, pwede kayong mag-request ng refund sa developer, but this is a case-to-case basis kung marirefund siya. Dahil kasi ang 6552 law, dapat tuloy-tuloy yung down payment nyo ng 2 years na walang palto. Since meron nangyari sa inyo, maaari kayong magsulat ng request ng down payment. But hindi ko masasabi na makuha mo yung buong down payment mo. Dahil kasi nagbayad nga kayo 293,000 at gumastos na rin ng developer about processing fee. So maaaring makuha nyo yung 50%, but it depends sa pag-usapan nyo ng two-party. At kailangan nyo talagang kunin lahat yung mga papeles o napinirmahan yung mga kontrata. Kasi minsan, ang developer, bago kayo pipirma ng kontrata or bibili ng property, na-explain yung policy nila about payment terms and refunds minsan. Minsan, kasi halimbawa, like Camellia, they explain yung rights ng buyer before silang bumili, ano yung ano. Kaya dapat magtanong kayo. Kung ganito yung nangyari sa akin, ganito. Pangalan, ma'am, maaaring meron ba kayong mga insurance ng mister nyo para makover yung susunod na sa bayad. Kasi maaaring pa rin yung ituloy yung pagbabayad ng bahay kung wala naman kayo source of income, pwede kayo mag-inhouse kasi mataas ang interest. Or pwede naman nyo po, kung hindi kayo makapag-refund, pwede naman nyo ibenta yung property sa kamag-anak nyo para makakuha kayo ng dami. Probably daw sa law. Hindi naman sa law yun. Kaso pwede ho yun. But kailangan mabilis yung transaction para makakuha kayo ng right. Yun lang po yung mga aking suggestion po about this. A Facebook ulit, well, nag-chat siya sa akin. She requested na ayaw niyang sabihin niya pangalan. So, about po sir sa Maseda Law, if po nakapaghulog na po ako ng 4 months, kasama yung reservation, so 5 months na siya, reservation, plus yung 4 months na down payment, hindi na nahulugan. Makukuha pa ba yung pera at nakahulog na ko o kahit hindi na ako nakakahulog sa paggawa ng bahay? At ito lang nyo. Ma'am, about this po, ma-apply ba yung pag-refund nito? Nagbayad lang siya ng, sabihin natin, 65 months? I think not. Malaki na yung alam nyo guys, pagdating sa mga ganitong payment, I always remind my buyers or yung bibili ng property, buying a property is a big commitment. It's a long-term commitment. Kasi magbabayad na kayo ng mahabang panahon para magkaroon kayo ng sarili ninyong bahay or pagdominyan, bahay yan o lupa. Kaya commitment po yan. Kaya ini-explain sa iyo ng developer, ito yung payment time nyo. Since hindi nyo na prepare yung pagiging down payment nyo, na excited kayo, o willing kayo kumuha ng bahay, hindi naman masama magkaroon ng bahay, di ba? Eh, kaso excited kayo. Kaso hindi naman kayo financially prepared, kaya ito yung nangyayari sa mostly na buyer na hindi prepared sa finances. So, kung meron nangyari, after 5 months, hindi yun. Sayang yung nangyayaran nyo, yung paghihirap nyo. Dahil kasi, 5 months pa lang, stop na kayo ng down payment, hindi niyo marirefund. Dahil kasi nga po, hindi ma-apply yung 6552. Dahil kasi po, dapat 2 years kayong tuloy-tuloy nagbabayad ng down payment at ma-apply yung 6552.
So remember din, pagdating yung 6552, hindi naman buo marirefund nyo, 50% lang. Wala na yung another 50, nasa developer na yun. So, fine pa rin kung nag out sa pagdating. So, remember guys, before kayo mag-design yung bumili ng property, dapat financially kayo prepared. At yung mindset nyo, yung decision nyo, yun na yung gusto kong property. Nabili ko na to, ito na po, wala nang pagbabago. Kung pagbabago, gusto ko yung magbago ng any place, lahat. Merong considering factor na magbabayad ulit kayo ng additional for changing of documentation and processes at inventory. So remember, isipin mabuti pagbili ng property and be prepared to your finances. Sir, question lang po. Yung client na pay ng spot down payment, 400,000. Tapos, 9 months after the kinancel ng developer, yung account ng client. Kasi hindi ma-approve si client sa bank. May right ba si client mag-refund ng full of 50%? Salamat. Okay, maraming ano ta, pagdating dito sa sinabi niya, hindi kompleto yung tanong niya or yung situation. For me, dapat, before, maganda yung sinabi niya, nag-pay si client ng 400,000. Pagkatapos ng 9 months, kinansel ng developer. Yung developer, hindi yung buyer yung nag-cancel. Dahil, hindi siya makapasa sa bank. This is a big question to me. Kasi, most of the, one of the duty of a licensed real estate broker at sales agent, kasi minsan ang sales agent hindi na-orient, I don't want to bash some sales agent. Minsan na napapansin ko sa mga kaibigan nagtatanong, bakit ka pinasok dun sa banko at hindi ka qualified kung pasado ka dun sa requirement ng financial requirement ng bahay na to. Minsan kasi yung mga sales agent kasi very excited or atat na makakulos ng sale. Yes, lahat naman tayo excited magkaroon ng close sale. Kaso, please help the client, help the buyer to choose the right property na pasok doon sa finances niya at doon sa requirement niya. Yun. Kasi may problema dito sa probably yung broker or yung agent ng life, hindi kinonotify yung buyer kung papasok yung financial, yung finances niya. Kasi dapat tinatanong niya eh. Tapos si developer, dapat tinatanong din, kinali-qualify nila, tinatanong nila anong financial capability ng buyer. May interview yan, guys. Minsan nga, yung mga buyer na hihiya, ano po yung financial capability? Magkano po yung sweldo nyo po, yung gastos nyo, yung income nyo po, monthly. Huwag kayong mahiya doon kasi tumutulong yung developer or yung ahente. Alam ko, may pride kayo pagdating sa salary. Kaso, you're buying a property and we need some information na kailangan namin para ma-qualify kayo sa property. Or magkaroon kami ng another way para makuha yung leads nyo about sa property nyo. Ganun po ang isang ahente. Hindi kami ng bobola. We create solutions to your problem. Ano ba yung problem nyo? To get your own property or to get your own house, your home. So we provide the solution. We provide you easy payment or schemes, payment processes, or other house na pwede dun sa requirement nyo. So, huwag kayong mahiya na sabihin yung information nyo para malaman namin ano talaga yung tapat na requirement at tapat dun sa financial capability nyo sa property. So, ito mayroong mga holds the question kasi situational to, dapat mina-qualify yung buyer.
or dapat alam niyo yung capability niyo doon sa bahay niyo. Kung kakayanin niyo ba yung monthly. Be responsible, guys. Kailangan i-compute niyo yun. Kasi nagbabayad na kayo ng malaki. So, kaya ko ba itong bayaran yung down payment within a certain months? Kung 24 months yan, 2 years, kaya ko ba yung down payment per monthly? Kaya ko bang bayaran yung other payment expenses pagdating sa banko? Maraming tanong yan. Dapat i-compute nyo. Kung kayong dalawang mag-asawa, dapat kung mag-asawa kayo, mas maganda nga eh. Nagkakaroon kayo ng tanong, kaya ba natin gastos ito? Kaya natin bayaran ito? Yan. Or, kung talagang gusto nyo na magkabahay, dapat talaga naka-prepare na yung down payment nyo. Ready na. Para hindi kayo mahirapan. So, I hope may natutunan kayo sa video nito. Please like and share my video and don't forget to click the bell button, guys. If you want the link na about refunds, about 6552 Maseda Law, ilalagay ko po sa description. And please subscribe to my channel. So, to help you guys and give you more valuable videos about real estate. Thank you so much for watching. See you again on my next video.